Alright, so what's up mga kaibigan, no? Panibagong vlog na naman tayo ngayon. So ngayong araw ay babawag tayo ng baboy. So kasama ko sa tatay, siyempre, assistant tayo ni tatay. Kaya babawagan natin yung baboy. Although medyo umuulan, no? Kaya naka-jacket ako. Ito yung legendary jacket natin. Tsaka yung legendary sombrero ni tatay. So lalagyan lang ni tatay ng timpla. Kaunting timpla kasi para hindi lugi yung ibang kwan, ibang baboy. Timpla lang, tapos buhatin natin yung isa hanggang dito pupunta yung manok. Yan, titimplan lang yan. Ito yung ipa. Ay, kumagdala. Akong gadala na itong isa. Kasi doon kami mag-start sa kabila. Gamit ko lang din ulit yung aking camera. Tawid. Alright, so dito na kami sa may kayura namin. Titimplan lang ni tatay. Yun, may ipa si tatay. Yun yung kasangga. Pampagana. So dito tayo sa unang pagbibigyan natin ng ayuda. Dala itong bahog. Ang ayuda ay andito na. Op, op, op. Teka lang. Konting gwelo lang tayo. Diba, ang bilis. Ang bilis niya. Sobrang bilis niya. Nang siba pa. Ayan, lagyan natin ng ipa. Ito. Pampagana. Ayan. So, yung baboy na yan ay galing sa gobyerno. May tag pa, oh. Kaya, bibigyan mo lang siya ng bulaw. Parang dalawang bulaw lang yung sabi ni tatay. Alright, dun naman tayo sa kabila. So, ito yung isang baboy. May anak. Apat na piraso. Medyo matapang to. Excited na siya. Excited ka na. Sarap. Sarap siya, oh. So yun yung apat na baboy ng mga bulaw. Siguro wala pang, alam ko wala pang 1 week yan, eh. Yung baboy na yan, naliit. So babay na muna. Medyo matapang siya kasi bagong anak. Ayan. Andun yung isa. Daw ganyan. Naglalaway na siya. Alright. Butas na tatay yan. Tagiliran. Yan. Butas na siya. Yung lalagayan, butas na. Lalaking baboy. Yan yun. Hap-hap. Hap-hap. Yun tayo sa bagong anak. Tara. So may bagong anak dito. Nakasabiduari. Baba natin. Kasi bagong panganak yan. Medyo matapang konti. Ilag tayo. Baka maklab tayo, eh. Ayun. May nag-iimot pa yung anak. Ang dami. Nasa, alam ko, 11 yung anak niya. May maliit pa, oh. Sana hindi mamatay. Ayun na. Ililiko na siya. Napupunta na siya sa pagkain. Nakasabid! Nakasabid! Ayokong lapitan, nakasabid. Andun sa ilalim, nakasabid, wari. Diyan sa kabila. Makakaklabin, eh. Ay! Naipit na yung isa. Ayan.
Loose. Medyo hapap din siya. Yun yung mga anak niya. Ilang araw pa lang yan? Isang araw? Kagabi lang. Wala pang isang araw. Malalaki na. May puti at saka may itim. Kasi yung ama niya, puti. Mamaya papakita ko sa inyo yung ama niya. 11. Dami ha. 2, 4, 10, 11 lahat oh. Alright. Hap-hap din siya. Ibig sabihin may malaking baboy tsaka yung native. Kaya ka marami. Pupup. Yung isang baboy ni tatay. Buntis din yan tatay ano? Malapit na rin mga anak. Malapit na rin mga anak ko. Paya mo nga. Pagkira yung sababa dun eh. Ah, dagdag ko dun. Kulang yung kain niya. Buntis din to. Malapit na rin yan. Ano yung lagayan niya? Wop. Abul. O, teka lang. Mm-mm. Ay, hinabab na. Baka kagatin kasi tayo. Mahirap na. O, dyan ka na. Abay. Buntis din yun. So, ito yung isang pangatlong pulutong ng mga manok. Medyo maliliit pa ibaw. Yan o. Takbuhan sila o. Takbuhan sila. Kilala lang si tatay niyan eh. Ako hindi pa ako masyadong kilala. So ito matanda na yan. Siguro itong inahin na to nasa 15 years plus. Almost 20. Yan o, bagong panganak din yan. Kaso nahiwalay na. Nakakulong na dito. Yan. Yan yung mga binibenta ni tatay. Ayan yung barako, nagsibad na. Nagsabid na siya. Ayan yung alagaan nyo ng todo. Ito importante. Importante itong barako na to. Hop, buti nakasabid. Wait lang. Patik natin para hindi siya mahirapan. Ang galing ah. Yan. Tapos, lagyan natin ng ipa sa dalawa. Right. Ayun yung barako. Medyo nagkasakit nga yan. Gawa nun sa paa. Nagkasugat. Ako mga kaibigan, medyo namayat na konti. Nagkasugat yung paa. Pero yan, bumabalik na yung katawan niya. Lalaki pa yan. Bata pa to. Wala pa yung isang taon nila eh. Wala pa isang taon. Okay, so yung barako pala ni tatay na yan, ay mga isang taon pala ang. Ayan o. Ayan. So, yun ang alagaan natin kasi siya yung nagpaparami. Kailangan masagana yung kain niya. Alright, babay na muna. Barako moves. Barako 2. Barako 1. Hap-hap din yan. May laing malaki at native. Nandun yung nakakulong ni tatay yung pambenta. Kaso wala pang bibili. May ilang piraso nakakulong si tatay dyan. Mga ilang piraso lang. So, kaso walang biyahe. Ang pinapakain niya dyan ay counting yamas. Yun yung pakain. Tapos feeds. Pinipids niya yan. Right, so yun, ganun lang. Yun lang yung mga isang gawain ko rito sa probinsya. Pagpapakain ng baboy. So ito, medyo matanda na yan. Yung baboy na yan. So ganito lang yung gawain ko rito. Pag umaga, hapon, so tulungan ko si tatay mag-asikaso. Kasi may edad na rin si tatay. Alright, so yun lang, ganun lang.
yun yung isang gawain ko dito sa probinsya, magpakain ng baboy. So, kunyan, pag nanganak siya, pwede mong ihiwalay siya ng mga isang buwan at kalahati. So, pwede mo nang ihiwalay. Pagkatapos nun, nagpapababa kagad yung, kwan, yung baboy. Papababa siya dun sa barako. Pa-asawa, dun sa barako. Pag medyo parang, alam mo yun, yung medyo nag-iigik-igik siya pa, eh, yung oink-oink, nagaganon siya ng todo. Oink-oink-oink. Tapos, palagi parang gusto niya makawala dun sa pwesto niya, dun sa tali. Yun, papababa yun, papaasawa yun. So, dapat ay mga isa or dalawa, tatlong beses mo siya papaasawahan para medyo talagang yung kanya mabuo marami yung pwedeng maging anak tulad nun. 11 yung kwan. Dalawang baba lang yun. So, proven and tested na kasi yung kwan na yun eh, yung baboy na yun. So, mag-aantay ka lang siguro na mga 3 months. Mga ganun, mga 3 months. Yun ang kwan ah. Disclaimer lang, hindi ko masyadong kwan. Pero yun ang alam ko ah. Mga, alam ko ay 90 days eh. 95 days. So, siguro mga kwan yun. 3 months. Yun ang kwan ko ah. Kalkulado ko. So, mag-aantay ka lang nun. Manganak na siya ulit ng after 3 months. Mga ganun. So, yun lang, pa-cycle nung kanya. So, sa isang taon, almost 2-3 beses siya manganak. Parang ganun yung style niya. So, kung medyo mabilis-bilis, mga 3 yan. So, depende. Minsan, syempre, 2.5, mga ganun. So, yun lang yung mga ganun sa baboy. Kasi medyo, syempre, dito rin naman tayo laki sa probinsya. Kaya medyo kabisado natin ng konti. Konti lang naman. Kaya, yun, ganun yun. Okay, so yun lang mga tip mga kaibigan. So sa pag-aalaga ng mga hayop tulad ng baboy, talagang tuturing mong kapamilya. Tuturing mo siyang talagang parang tao na rin. Kasi siya yung nagbibigay sa'yo ng source of income. Siyempre, manganak siya, ibibenta mo sa namimili. Yung oras ng pagpapakain sa baboy, sa mga ganitong inahin, ay alas 9 pag umaga, tapos paghapon mga alas 5. So ganun yung pamagita niya ng oras. Tapos dun sa mga nakakulong, tulad nun, nakakulong siya. Dun sa pag nakakulong yung baboy, example, ibibenta mo siya. So ipipids mo siya, tapos lalagyan mo ng kaunting yamas, yung pinakang kinayod, yung loos. So kung yun, kailangan umaga, tanghali, hapon siya pinapakain. Tapos pids yung papakain mo. May mga technique doon, may mga paano magpakain ng ganung pids. So yung mga sinasabi ko sa inyo, ito lang yung nalalaman ko. Kung may masabi man akong mali, pasensya na po at yun lang po yung kaalaman ko, ano. So comment mo na lang dito sa baba sa comment section kung may dagdag ka, mga diskarte. So para mabasa rin ng ibang mga viewers natin na about sa pagbababoy. Sa type naman ng lokasyon, maganda yung ganitong lokasyon kasi walang kapitbahay, malayo sa kapitbahay. Almost 1 kilometer yung layo namin doon sa kapitbahay kasi kami lang yung nakatira dito, yung tenant dito. So kaya magkakalayo yung baboy. Tapos swerte, hindi siya nagkasakit, hindi siya nadamay. So thank you pa rin. Kasi medyo malayo kami sa kapitbahay, nasa 1 kilometer bago kami dumating sa kapitbahay doon. Tapos doon ay almost 2 kilometer sa baba. Okay, so yun, maraming salamat sa pagsuporta nitong vlog na to. Thank you. Ingat kayo palagi syempre. Salamat. So, kung ano yung nakikita nyo sa akin, yun na yun. So, yun lang din tayo. Kaya wala tayong scripted. Tsaka wala tayong sulat-sulat. Yun na talaga. So, yun, kung may nasabi man akong mali sa mga nasabi ko, pasensya na kayo. Yun lang yung nalalaman ko. At sana ay comment nyo na lang sa baba kung may idadagdag kayo. Okay, so yun, tatapusin ko na yung aking vlog. Maraming salamat. Ingat kayo palagi. Syempre, ride safe sa lahat. Ano? Always pray before you ride. So, sabay-sabay natin bagitin sa gilid. Okay, so hindi na ako nag-face mask kasi andito ako sa baluarte namin. Andito ako sa bakura namin. Kaya walang iba nakakapasok. Okay? So, kita-kits next vlog. Kita-kits next episode. Maraming salamat sa pagsuporta nitong vlog na to. Keep safe. Tricia Stig. Let's go.